ako sa kagalakan. He touched me, at the same time yung gitara, may kanta, may flute. Yung isa yan sa mga instrumentong alam kong hawakan pero hindi ko alam gamitin, yung flute. Although medyo musician din ako, pero pagdating sa mga blowing instrument, medyo mahina na tayo dyan. Kaya hindi lahat ng kaloob ay nandyan sa isang tao. So praise the Lord, Brother Rani. At sa mga nakikinig, magsusubaybay sa ampanig kayo ng mundo ngayon, anong ang oras nyo ito marinig, papuri, kagalakan at pagpapasalamat sa Panginoon ay binabalik natin at binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Doon sa mga ngayon lang nakapag-attend, ay pang-apat na ito, pinag-aaralan natin yung Laodicean message, yung ikapitong iglesia ng Revelation. The Laodicean Church. Ano ang kalagayan nito? Ano ang sitwasyon? Ano ang problema? At na gusto ng Panginoon ma-solve yung problema dito para magamit na niya tayo, dahil tayo yung huling iglesia. Tayo yung huling henerasyon bago siya dumating, bago matapos ang kasaysayan ng sanlibutan ito. Kailangan sa pamamagitan ng everlasting gospel, ma-revive ito sa buhay ng kanyang mga anak upang matupad ang Revelation 18:1 na maluwalhati, makita ng buong mundo, maliwanagan ang buong sanlibutan ng kanyang kaluwalhatian. Makita ng buong mundo ang kanyang agape, ang kanyang likas, ang kanyang agape love sa pamamagitan ng kanyang mga anak, ng kanyang bayan. So ngayong gabi, pang-apat na ito na ating series, Laodicean is deceived, nadaya or nalinlang. Bubunot muna ako doon sa konting buntot. Titingnan natin ang konting history, bakit tayo ay biktima ng pagiging malahininga. Ating napag-aralan kahapon na yung tinutukoy ng ating Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 15 na sinasabi niyang, alam ko ang inyong mga gawa, kasi siya lang talaga yung true witness, nakakaalam ng gawa. Yung mga temperature doon na mainit, malahininga at malamig, hindi pala talaga temperature yun, yun ay gawain. Okay, at ating natuklasan na yung mainit ay gawain ng banal na espiritu sa buhay ng mananampalataya, kaya yung sigla at sigasig noon, consistent. Hindi kung may program lang. Tuloy-tuloy yan, may program o wala. Araw-araw yun ang pinag-uusapan, yun ang bida. Si Jesus sa lahat ng conversation, magsabahay, magsasimbahan, magsatrabaho. Pangalawa, yung cold works, ating napag-alaman na ito ay gawain ng laman. At ang gawain ng laman, walang iba kundi puro kasalanan at karumaldumal sa Panginoon, kaya ito ay malamig. Ngayon, yung malahininga, ito yung kung saan biktima tayo. Kasi ito yung nagdadaya sa atin. No? Magagandang gawain, good works, pero ang pinagmumulan, doon nagkakaproblema. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, once again, we just submit ourselves unto Thee, unto the guidance, the leading of the Holy Spirit, and claim His power to enlighten us, to open our understanding, that may we as a church may realize that in and of ourselves, we cannot trust, we cannot depend, but only in the righteousness of Jesus Christ, the rock of our salvation. At this moment, I pray that we will rejoice in the truth that you evaluated us, and now we will realize that we have been deceived. So Lord, we thank you that you are the only source of light and understanding, that the life that you have given us, we will recommit so that you can use us in its fullness, mightily and effectively, for the finishing of your work. Thank you, Lord, for granting us all our prayers. All these things we pray and thank you and receive it in Jesus' name. Amen. Okay. Konting hugot muna tayo sa napag-aralan natin kahapon bago tayo pupunta ng verse 17. Ano? Part, pwedeng pakibasa ng
kung paano dinescribe ni Jesus si John the Baptist. John chapter 5 verse 35. Sign to part. Oh, please. Oh. John chapter 5 verse 35. Hmm. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. Anong description ng ating Panginoon Jesus kay John? Nagniningning. Ano yun? Pwede pa okay ulit, Brad? Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag. Inibig ninyong kayo yung mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. Hmm. Nagniningning at nagniniwanag na ano? Na ilaw. So ito si John, the Baptist. Tapos, ang description naman ng Panginoon sa mga naniniwala sa kanya, yung mga sumusunod sa kanya, yung mga believers niya, ang description naman ng Panginoon, kayo yung liwanag ng salibutan. You are the light of the world. So, partner ito. Magkasama ito, yung tinatawag na liwanag at init. So, pag gumawa tayo ng mainit na gawain, dahil ito ang bunga ng Banal na Espiritu sa buhay ng kanyang mga anak, mananampalataya, doon lumiliwanag, nakikita ng mga tao sa paligid natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi ang goal ng gospel talaga, everlasting gospel, is to restore the image that was lost in the lives of the believers in His church, the life of His church. Ngayon, konting background pang kung paano tayo naging biktima nitong tinatawag na malahininga. Okay, titingnan natin ng konti yung ating history. Bago nagkaroon ng message, yung 1888, yung Righteousness by Faith, doon sa, noong 1874, from August 17 to December 19. August 17 to December 19, 1874. Ito si Uriah Smith, nag-publish siya ng series ng article sa Review. Ngayon, natawag na natin Review and Herald. Dito sa Review. At ang title ng kanyang series is Leading Doctrines of the Review. Doon sa ginawa niyang series ngayon, wala siyang binanggit doon na justification by faith. Karamihan doon tungkol sa kautusan, which is the Ten Commandments. Pero walang binanggit doon na justification by faith. Pagkatapos ng tatlong taon, Pagkatapos ng tatlong taon, 1877, si James White at si Uriah Smith, nagsama sila at nagbigay naman sila ng series of studies sa mga pastor, sa mga Bible workers training. Ang tawag nila sa training na ito ay Bible Institute. Ngayon, pinablis nila itong mga lectures nila. Doon magkasama sila, wala ding binabanggit na justification by faith. Dito mo, pagkatapos ng isang taon, si Uriah Smith gumawa ng isang aklat, 336 pages, ganong kahaba. Ang title ng kanyang book ni Uriah Smith is Synopsis of Present Truth. Ganda ng title, ano? The Summary of the Present Truth. Walang binanggit na justification by faith. Kaya, nung nakita ni Ellen White ito, ang sabi ni Ellen White, we have been preaching the law and the law until we become dry as the hill of Gilboa. Sabi niya, if you continue with this kind of works, I will reject you. Yun ang sinasabi ni Jesus pagpatuloy. Ngayon, aanuhin natin yung reject. Titingnan muna natin yung reject, ha? Dito sa Revelation chapter 3, kaya mga kapatid, tandaan natin yung point dito, napakahalaga. Hindi tayo pwedeng kukuha ng isang verse at doon tayo mag-focus na hindi kasama yung iba. Bali, bakit verse by verse isang presentation? Oo, kasi kino-connect natin.
Pero pag sinabi mo lang Laodicean message, pupunta ka sa isang verse at yun na yun, hindi pwede kasi unit ito eh. Ibibigyan ko kayo ng example. Sabi ng Panginoon, pag magpatuloy kayo ng ganito, malahini nga, isusuka ko kayo. Ang dating sa atin, pag hindi natin naunawaan yung verses 15 and 16, ang dating sa atin, parang ang Panginoon talaga mag-i-initiate eh. Siya mag-i-initiate, siya yung mag-i-execute. Ngayon, kung isusuko niya tayo, kung hindi na talaga kaya, bakit? Pagdating dito sa verse 21, kumakatok siya at papasok. Ganun ba ang Panginoon? Isusuko niya tapos gusto na naman niya pumasok? So, in a sense na gusto niya tayong nasukang-suka niya sa atin, ang problema hindi sa kanya, sa atin. Ginawa natin siyang nagkaroon ng karamdaman na nasakit. Ano nga yung nasusuka? Basta nasusuka. So, hindi pwedeng siya yung susuka. Tayo, pag in-apply sa atin natin yan, nasanay tayo ngayon ng mga seedless grapes, seedless orange. Hindi ko alam kung meron niya sa Pilipinas ng seedless na santol or seedless na langka. Pag nakain mo yung, akala mo seedless yung santol at seedless na langka, pag nakain mo yung buto, wala kang ibang gagawin. Kasi ilalabas mo talaga yon. Yan ang ibig sabihin ng I will spew you out. But in a sense, kung tayo yon, ilalabas talaga natin yon. Ang Panginoon, hindi. In a sense, yung katotohanan nun, yung background ng buong message, tayo yung nagre-reject sa Kanya. Pero dahil sa Kanyang agape, tiniis niya na magkasakit siya at binigyan niya tayo ng payo, counsel ha, hindi advice. Sa Tagalog kasi pareho lang yun eh. Pero magkaiba ang meaning nun sa English. Kumakatok siya. Pag-aaralan din natin yan. So dito na muna tayo sa verse 17. Dito tayo magpo-focus ngayon. Ngayon, ang verse 15 at 16, sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong mga gawain na ganito. Hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Kayo ay malahininga. So siya yung nag-i-evaluate. Ngayon, pag-aaralan naman natin yung verse 17. Paano nangyari ito? Ito na ngayon yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na tayo ay malahininga. At meron tayong problema sa ating pagiging malahininga. Ano ang problema? Tayo ay, nadya sa title natin, tayo ay deceived. Tayo ay nadaya. Okay? So, natuklasan natin samantalang pinag-aralan natin yung verses 15 and 16 kahapon. Yun ang tunay na kahulugan. At yun ang tunay na kahulugan ng ating kalagayan bilang iglesia na malahininga. Na ating nakita at ito ay works of the law or self-righteousness or legalism. Sa inyo mga kapatid, at habang nalaman natin at natuklasan natin ito, tunay na nilatag natin ang pundasyon sa totoo at makahulugang pag-aaral ng Laodicean message. So ang ating pag-aaral ngayon ay isa sa alang-alang natin, magpo-focus tayo sa verse 17. Sa verse 17, sabi ng true witness na si Jesus, sabi niya, ipinakita niya na ang ating pagiging lukewarm o yung ating gawain na malahininga, ito yung gawain ng kautusan or legalism. Ito ang nagdaya o naglinlang sa atin. Kaya kung titingnan natin yung verse, makikita nyo mga kapatid na ito ay divided sa dalawang bahagi. Ang una, yung first part ng verse 17, tayo bilang iglesia, bilang Laodicean, ang ating kalagayan, meron tayong self-opinion tungkol sa ating sarili, sa ating spiritual na kondisyon. Yung pangalawa, iba naman ang evaluation ng true witness ng ating Panginoong Jesus o yung kanyang reaction, yung kanyang opinion. So dito makikita natin sa talatang ito mga kapatid, matutuklasan natin yung dalawang opinion na magkasalungat sa bawat isa. Merong contradiction. Iba yung iniisip natin, iba yung sariling evaluation natin, iba yung sariling assessment natin sa ating sarili kaysa
evaluation ng totoong the true witness, totoong testigo. At maliban dito, makikita din natin na ang problema dito ay subconscious. Ang ibig sabihin nito yung preconceived, nandito na naka-ano na yun sa mind natin. Kaya yung nung isang araw, yung sinasabi ni Sister Lena, parang na-ano na lang natin na Laodicean tayo, parang pinaninindigan na lang. Actually, dahil nga may problema tayo. Akala natin, yan ang problema natin na pinakamatindi. At ang problema yan ay sakit. At ang sakit na yan ay pinakamatindi. Anong sakit yan? Yung meron tayo lahat at alam natin lahat. So ngayon, ipapakita ng true witness ng ating Panginoong Hesus yung ating problema. Anong problema natin? Na hindi nyo alam. You don't know. Di ba? Una, sinabi niya because. Basahin nga na muna natin. Part pwede yung pakibasa ng verse 17 para maisa-isa natin to. Revelation chapter 3 verse 17. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Kita nyo? Sabi ng Panginoon, at sinasabi mo, because thou sayest, you say. Sino nagsasabi? Yung angel ng Laodicea kasama yung mga members niya. Iisa tayo, body tayo eh. Mula sa leadership, patungong church membership, iisa lang yung tono, chorus tayo eh. Nagko-chorus tayo lahat. Lahat ng Christians all over the world, especially tayo as a church, as an Adventist. Iisa yung boses natin, iisa yung kanta natin, iisa yung theme natin ng kanta natin. Kumisan may mga blending-blending pa. Ibig sabihin ng blending, tuwang-tuwa tayo na last day generation church tayo. Pero ang problema, hindi natin na-acknowledge na pero pala tayong malalang problema. So anong sinasabi natin mula sa leadership hanggang sa membership? Na ako ay mayaman at meron akong lahat ng bagay at wala na akong ibang pangangailangan. Yan yung ating self-evaluation or self-opinion. Tapos ito na yung kaya pina-introduce ng Panginoon yung kanyang sarili na ako ang tunay na testigo kasi siya lang yung nakakaalam. Ang tendency kasi pag gumawa tayo ng mabuti, kahit anong denomination, pag may gumawa tayo ng mabuti, madali natin sabihin, purihin ang Panginoon, salamat ang Panginoon. Pero sa puso natin, we are congratulating ourselves. Ay, hindi lang natin mabanggit talaga na galing ko talaga, no? Part, no? Brother Noel, alam mo ba na napakagaling ko? Parang hindi lang natin mabanggit. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? Paano natin alaman? Sabi ng Panginoon, ngunit hindi mo alam. But you don't know. You don't realize. Si Kristo na ito nag-i-evaluate, binibigyan niya yung tunay niya na evaluation. Hindi mo na alam na ikaw ay marila, ikaw ay kawawa, ikaw ay pulubi, ikaw ay bulag, ikaw ay hubad. Alam ba natin yon? Hindi eh. Proud na proud tayo sa ating mga gawain, sa ating mga reports. Si Jesus ito ha, at mga kapatid, ituring natin kung meron man tayong marinig na hindi maganda para sa atin to lahat. Wala itong patama o ano, si Kristo nagsasalita para ma-solve yung problem natin na malahininga. Yun ang pagiging malahininga, yun yung bunga, yan yung nakikita ng Panginoon na nakikita din natin. Pagdating sa bunga, sa performance, walang problema eh. Mamaya pag-usapan natin kung saan nanggagaling yung problema. Pero ngayon, sa mababaw na paningin, sa unang paningin, ang tinutukoy ng Panginoon, hindi natin alam na tayo ay ganito. Ang alam natin, hindi tayo ganito. Magkaiba, no? Nagdi-disagree talaga. So dito makikita natin na maliwanag, mga kapatid, na yung self-opinion natin, self-evaluation, ay kumukontra talaga sa opinion ng ating Panginoon.
yung ating pag-iisip, lahat ng nandito sa atin iba kontra sa Panginoon. Ngayon, ito yung una kung bakit nagkakaroon ng kontra or disagreement. Magkaiba yung ating evaluation. Pangalawa, anong ibig sabihin ng ating Panginoon na hindi mo alam? Ibig sabihin ito, mga kapatid, kaya hindi natin alam dahil tayo ay nadaya. We have been honestly deceived. Merong nag-testimony during graduation sa college. Sabi niya, maganda yung pagka-English niya eh. Sabi niya, after 5 years of honest cheating, gira mo? After five years of honest cheating, I graduated. Praise the Lord. Wow. Ang tawag dyan eh, wow. So, hindi natin alam. Ngayon, anong problema? Hindi natin alam that we have been honestly deceived. Oh, at ito ang dahilan kung bakit tayo naging honestly deceived, sapagkat hindi natin naliwanagan, hindi natin naunawaan at nalaman ng maliwanag yung tinatawag na works of the law or works of self-righteousness in contrast sa works of faith. Doon tayo nagkakaroon ng confusion. Uulitin ko. Tayo as a church, pagdating sa Sabbath, pagdating sa second coming, millennium, tithes, healthy living, ano pa? Immortality of the soul. Lahat yan ay champions tayo. Pero pagdating sa kaligtasan, doon tayo confused, doon tayo doubtful kung maliligtas ba tayo o hindi. So kaya mas mahaba yung discussion tungkol sa kaligtasan, pagpapatawad. Mas mahaba ang discussion dito kaysa doon sa mga doctrine. Hindi natin marinig masyado yung mga sabat kasi mga master na natin yan. Ang hindi natin master, yung tungkol sa kaligtasan, pagmamahal ng Panginoon. At paano niya tayo iniligtas? Doon sa kanyang pagkatao, in his humanity. So doon nagkakaroon ng confusion. Kaya yung lifestyle natin, yung behavior natin, yung spiritual mindset natin, doon nagka-problema, yung hindi natin ma-distinguish yung works of faith saka works of the law. So introduction pa lang yan, mga kapatid, ng ating pag-aaral ng verse 17. So makikita natin, mga kapatid, dito, pag-aaralan natin yung works of the law and the works of faith. Madali tayong ma-confuse dito eh. Si Martin Luther nung panahon, tsaka yung mga reformers, na-confuse din sila tungkol sa kung paano itong kaligtasan ng Panginoon. Lahat ng mga nagtuturo noon na tungkol sa works of faith, kino-condemn nila. Tapos sinabi nila na yung sulat daw ni James ay hindi inspired. Naging inspired na lang yun at the latter part of his life ni Martin Luther. Sabi niya, inspired pala ito. Pero nung una, sabi niya, hindi ito inspired. Straw epistle ito. Alam niyo yung straw, yung parang sa kugon na yung natuyo na. Walang bigat. Sa straw epistle, walang bigat. So, si Paul, tama siya sa na-inspired siya ng Panginoon. Kasi we are saved by grace. Pero si James, hindi siya inspired, yun ang sabi nila. Pero at the end, naayos din nila. Kasi si James, tinutukoy niya doon sa mga Kristiyano na puro na lang pananampalataya at walang demonstration sa buhay nila. Kaya binanggit ni James sa James chapter 2 na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So alalahanin natin ang tinutukoy niya dito na si Abraham at yung mga sila Noah, mamaya makikita natin, yung gawa nila ay laging gawa ng pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Genuine justification by faith. Ang tunay at maliwanag na pagkaunawa at pagtanggap ng katotohanan ng pag-aaring ganap or everlasting gospel or the righteousness of Christ, laging nagbubunga ngayon ng mabubuting gawa.
Diba? So unahin muna natin dito ang baka isipin natin kontra si Pablo sa gawa o ano bang point ni Pablo. Titingnan muna natin pagdating sa salvation, kontrang-kontra ni Pablo yung gawa para maligtas. Pero pagdating sa iniligtas na tayo, yun ang ina-uphold ni Pablo. Napag-aralan natin ito sa Blue Throne. Laging ang utos ng Panginoon, lahat ng mga instruction ng Panginoon, pamumuhay ng banal, pamumuhay na bilang mananampalataya, bilang kanyang iglesia, bilang kanyang bayan, ay ibinigay, itinuro, isinagawad pagkatapos nilang tumawid sa Red Sea. Hindi ibinigay ng Panginoon ito doon sa loob ng Egypt kasi hindi nila kaya yon. Kaya tayo, pag merong mga bagong estudyante at inuna natin yung the Ten Commandments, na meron pa talagang Ten Commandments, nagiging legalista, we are producing more lukewarm people. Victim talaga tayo nito. Ngayon, ito na yung panahon na nanawagan ang Panginoon na tayo ay magbalik loob. At pag-aaralan natin yan sa mga susunod kung anong ibig sabihin ng magbalik loob. Hindi naman ako nagnakaw, nagpatay. Okay, so tingnan natin part. Pakibasa nga Romans chapter 3 verse 20. Romans chapter 3 verse 20. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. So, pamagitan ng kautusan ay pagkilala lang talaga. So dito, Paul is condemning anyone who is trying to go to heaven or to save himself by and through the works of the law. Sabi ni Pablo, inspired ng Holy Spirit, walang sino mang pwedeng maligtas sa pamagitan niyan. Ituloy kaya natin verse 28. Verse 28. Kaya nga, may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kita nyo? Pinapasya. Sa English, maintain. Or we conclude. Sa King James, we conclude. We maintain. Pinapasya natin na walang sino mang tao na iaaring ganap sa pamagitan ng pagtupad ng kautusan o pag-ingat ng kautusan, kung hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Parang nag-aaway pero hindi. Si Paul ang dinidiscuss ni Pablo, yung source. Si James ang dinidiscuss ni James, yung bunga. So hindi sila nag-aaway. Kasi parehong source lang ang pinagkuna nila eh. Genesis chapter 5 verse 6. 15 verse 6. Kita nyo? Ang ibig sabihin nito, si Pablo, works of the law contradicts with salvation by faith. Magkaaway talaga ito. At ito ay sinabi uli niya doon sa Galacia nung nakita niya. Biro mo si Peter, ilang beses ni Peter dininay si Lord. Doon sa Garden of Gethsemane. Diba? Tapos nung na-convert na siya, naging preacher na siya, no? Nag-preach na siya sa Acts. Tapos na-convert na si Saul, naging Pablo na siya ngayon. Si Peter, palpak na naman siya dito, tumayo siya. So dito sa Galatians, rinibuke siya ni Pablo. So Galatians ay dito sa Galatians rinibuke ni Pablo si Peter tungkol sa works of the law na pag-usapan natin, di ba? So itong works of the law, ito yung tinatawag na legalism or self-righteousness. Tingnan natin sa Galatians chapter 2 verse 16. Galatians chapter 2 verse 16. Galatians chapter 2 verse 16. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang sinumang laman. Tatlong beses, para pinapaulit-ulit lang. Ngayon ang tanong dito, sinong kausap ni Pablo dito
sa chapter 2 at bakit niya sinabi ito. Basahin nga natin sa verse 11, kapatid. Verse 11. Mm-hmm. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sino? Ay sumalangsang... Sinong dumating? Si Cephas. Mm. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya ay nararapat hatulan. Sino itong hatulan na sinasabi ni Pablo? Si Pedro. Tingnan mo sa verse 14. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Kita mo? Sinong Cephas dyan? Sa English siguro hindi Cephas ano? Bakit Cephas dyan sa Tagalog? Ngayon ko lang nakita to ah. Peter. Peter pala yan. O, tandaan muna natin itong mga kapatid ha. Si Peter yun. Rinibyok ni Pablo. Na-convert na si Pablo dito. Sa all siya dati, si Peter nag-preach na noon. Wala pa si Pablo. Kasama niya na si Kristo. Pero nung na-convert na si Pablo at sama-sama na sila sa gawain, tingnan natin yung preaching ni Peter. Kung bakit rinibyok siya ni Pablo ng ganito. Punta tayo sa Acts chapter 15. Diba yun yung first general conference sa Acts chapter 15. Nagkaroon sila ng, titingnan muna natin ha, part pwedeng pakibasa ng verse 1 and verse 15. Kung ano talagang issue dito sa first general conference meeting ng unang iglesia nung mula nung panahon ni Kristo. Ito yung the church of Ephesus, the first church, yung unang iglesia. Acts chapter 15 verse 1. Ah. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo yung mga magtuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo mga liligtas. Wow. Tapos sa verse 5. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Fariseyong nagsisisampalataya na nangagsasabi, kinakailangan sila ituliin at sa kanila ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Hmm. Okay. Anong dinidiin nila dito? Kailangan tuliin at sundin yung kautusan ni Moises. Bakit daw? Doon sa verse 1. Kasi pag hindi nila sinunod yun, hindi sila tinuli, ano mangyayari sa mga hintil? Hindi maliligtas. Tapos, pagdating dito sa verse 7, ano ang nangyari? Verse 7. Hmm. At pagkatapos na maraming pagtatalo, mm-hmm, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na nang unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Hentil ang salita ng Ebanghelyo. Sandali lang. Dahan-dahan ha. Narinig nyo sa pamagitan ng ano? Ng aking bibig. Oh, na ano daw? Ay mapakinggan ng mga Hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisisampalataya. Oh. Magsisampalataya. Oh, anong preaching ni Peter dito? Gospel. Wow. Tingnan natin. Verse 9. Siya pa rin ito nagsasalita. At tayo'y hindi niya... Pwedeng ilagay mo lang sa verse 8 para malaman talaga natin hanggang verse 11. Okay, sige. Mm-hmm. Acts chapter 15 verse 8 to 11.
Tandaan at ang lang. Diyos. Sige. At ang Diyos na makatataho ng puso ay nagpatotoo sa kanila na sa kanya'y ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. Mm-hmm. At tayo hindi niya itinangi sa kanila. Sandali lang part. Anong ginawa ng Diyos? Nagpatotoo na ano? Ibinigay ang banal na Espiritu Santo. Okay, verse 9. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Wow. Verse 10. Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaring makadala? Datapwat, naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. Amen. So, sino nagpipreach dito? Si Peter. Sinong kausap niya? Yung mga officers ng General Conference. Diba? Sa verse 1, anong preaching niya? Righteousness by faith, salvation by grace in Jesus Christ. Okay, tandaan natin yan. Balik tayo sa Galatians. Bakit sinabi niya yung verse 16 and verse 20? Galatians, di ba tumayo si Cephas, si Peter? Verse 12. Punta tayo sa verse 12. Ano nangyari? Chapter 2, verse 12 part. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Hentil. Ngunit nang sila'y magsadating na. Sandali ha. Anong nangyari? Dumating yung mga ano? May mga Hudyo na mga dumating. Anong ginawa ni Pablo bago dumating yon? Ni Pedro? Nakisalo sa mga Hentil. Tapos, ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga Hentil palibhasay natatakot sa mga pagtutuli. Kita mo? So ngayon, nakikikain siya. Doon, nakikisama, nakikihalo, bilo siya sa mga Hentil. Ngayon, may mga dumating na mga officers galing sa Jerusalem. Anong ginawa niya? Umalis siya. Kasi natakot siya. Na sumama siya doon sa mga hindi tuli. Tungkol doon, di ba ang issue doon yung pagtuli sa Acts chapter 15? Tsaka kautusan ni Moises? Pagdating dito, huling-huli talaga si ni Pablo. Kaya rinibiyok siya ni Pablo. Nakita natin mga kapatid, kaya ito yung sinasabi ni Pablo kay Peter at sa mga taga-Galacia, sa verse 16, pinapaulit-ulit talaga niya. Na dito, kailangan malaman natin na ang tao ay hindi pwedeng iaring ganap sa pamagitan ng pagsunod o pagtupad ng kautusan. Kung hindi sa pamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Inulit na naman niya. Kaya kung mga kapatid, tayo ay sa pananampalataya ni Kristo, tayo ay maaring ganap hindi sa pagsunod ng kautusan. So tandaan natin mga kapatid, binigyan ko lang ito ng emphasis para magkaunawaan tayo dito sa problema ng malahininga. Na pag hindi natin naunawaan ang source nito, which is hindi natin naintindihan, magiging magpapatuloy pa rin tayong malahininga. Kasi hindi natin nakuha eh. So bibigyan talaga natin ng diin na ang nag-deceive sa atin, ang nagdaya sa atin, yung hindi natin pagkaalam. Bakit? Kasi akala natin alam na natin. Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam. So tandaan natin mga kapatid, works of the law is contradiction to the gospel, the justification by faith. Kaya ang sabi niya dito sa verse 16, yung ending, therefore, by observing the law, no one will be justified. Sa verse 16 yan. Yan yung ending. So nakuha natin mga kapatid, meron pang isang verse. Tingnan natin. Galatians pa rin. Kasi ito yung ang problema ng Galatians, ito yung problema natin as a church ngayon. So Galatians chapter 5 verse 4. Pabasa nga part.
Galatians chapter 5 verse 4. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayo'y nangiibig sa ari. Kayong nag-ibig na ariing ganap ng kautusan, mangahulog kayo mula sa biyaya. Nangahulog kayo mula sa biyaya. So kung tayo ay patuloy gumawa ng akiramdam natin, pagkaunawa natin, pagkaintindi natin na sundin natin itong kautusan para mabahagian o maisakatuparan yung kalooban ni Lord sa atin at iniisip natin na may kaligtasan, sabi ng ni Pablo, tayo ay napahiwalay o nahulog sa biyaya. Ibig sabihin nito mga kapatid, itong dalawang prinsipyo ng pagtuturo ay magkaaway, hindi pwedeng ipagsama. Justification by faith and justification by works. Hindi pwedeng magsama yan. Lagi yang magkalaban at hindi pwedeng kukontra. Ngayon, meron ditong sinasabi si Pablo. Titingnan natin kung anong sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kasi baka mamaya kinokontra ni Pablo yung sarili niya. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito mo. Sa verse 9 sinabi niya kaloob ito ng Panginoon upang walang sino man magmayabang. Yung paggagawa ng mabuti, tayo daw ay niligtas ng biyaya. Pagdating sa verse 10, hindi pala kumukontra si Pablo sa mabubuting gawa. Pero itong mabubuting gawa bilang bunga na ito ng ating pagkaligtas. Hindi upang iligtas o upang dagdagan ang ating kaligtasan. So we are His workmanship created in Christ Jesus to what? To do good works which Christ have before ordained or prepared in advance for us. Sino itong for us? Na mga nananampalataya. Anong gagawin natin bilang nananampalataya? Upang gawin ito. Anong gagawin? Good works. So dito, magkatugma, magkasama, nag-harmonize si Pablo at si James. Nakuha niyo mga kapatid? Titingnan natin. First Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. Yung verse 1 yun yung introduction. Dito sa verse 3, titingnan natin kung anong sinasabi dito sa verse 2 and 3. Binasa na natin ito ng isang gabi. Babasahin ulit natin kasi bigyan natin ng diin ito. 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 3. Hindi, chapter 1. Verse 1 to 3. Chapter 1 verses 2 and 3. Yung 1 introduction 'yon. Sige, basahin mo na rin. Pero ang gusto ko ipakita dito yung 2 and 3. Sige. 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 3. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga Thessalonica sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Okay, yan yung greeting. Nangagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin. Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pamamanampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Oh, kita niyo mga kapatid. So dito, kung inyong mapapansin, yung gawa ng pananampalataya, laging kasama yung pagpapagal ng pag-ibig o pagmamahal, agape. Kita niyo, yung works of faith, laging kasama yon, yung labor of love. And your endurance inspired by the hope of our Lord Jesus Christ. Diba? O isa pang text. Titus chapter 3, verse 5. Mga alam na natin to, parang rini-review na lang natin. Titus chapter 3 verse 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginagawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo
sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Okay. So ano daw yung pamamaraan, ano ang basehan ng pagligtas sa atin? Yung kanyang awa. Yung kanyang pag-ibig, hindi yung ating katwiran. So kung mapapansin nyo mga kapatid, may ginagawa nga tayo, pero hindi ito nag-contribute sa ating salvation. Walang contribution yung ating gawa. Sa pamamagitan lang talaga ng kanyang awa, binigyan niyang banal na Espiritu, hinugasan tayo, binigyan tayo ng bagong buhay. Amen? So dito, punta tayo, takbo tayo sa verse 8. Binasa na natin ito noon, i-review lang natin ito kasi hindi natin lagi na naririnig ito eh. Baka inisip Titus, na. Verse 8 tayo. Titus chapter 3 verse 8. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay nito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay nito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. So yung mabuting gawa ay mabuti at mapapakinabangan ng ilang tao? Lahat. So dito sinasabing ingatan na mapanatili. Bakit mapanatili? Ibig sabihin may nag-umpisa na yan? Oo. Saan nag-umpisa yan? Doon kay Kristo. God ordained beforehand. God planned it beforehand. Our good works sa Ephesians chapter 2 verse 10, di ba? For we are created in Christ Jesus unto good works. So kung tayo ay linalang ng Diyos, pinanukala ng Diyos para sa mabubuting gawa doon kay Kristo, nag-umpisa kay Kristo, tayong mga nanampalataya ngayon ay ingatan natin mapanatili. Hindi tayo mag-uumpisa, si Kristo ang nag-umpisa. Daluyan na lang tayo ngayon ng mabubuting gawa. Kasi ito ay pakinabang, mabuti at kapakipakinabang sa lahat ng tao. Nakita niyo mga kapatid? Hindi ito kapakipakinabang sa iyo, hindi ito kapakipakinabang sa akin, ito ay kapakipakinabang para sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ito yung pagpapahihag sa lahat ng mga anak ng Diyos ni Kristo, ang mabuting gawa natin ay nagpapatotoo na tinanggap natin si Kristo. Ito yung tinatawag na witness to Christ, pagpapatotoo kay Kristo. Ito yung mga kapatid. Binasa na natin ito noon. Basahin, meron pa tayong isa. Titus chapter 2 verse 14. Titingnan natin. Titus chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Bayang ano? Masikap. Sa English, sa King James, zealous. Or masigasig, bayang masigasig. So dito ang tinatawag na sigasig o yung zealous sa Greek, same word, same root word doon sa tinatawag na mainit, yung Revelation chapter 3. So ibig sabihin yung init na yon, yung sigasig, iisa lang ang ibig sabihin. So dito makikita natin mga kapatid, si Pablo, yung kanyang sulat pagdating sa Christian living, nag-harmonize doon kay James. Hindi sila kumukontra. Nakuha natin mga kapatid. Okay, so ngayon, nakuha na natin ito, naintindihan na natin ito, pupunta na naman tayo sa isang bagay kasi meron pa isang confusion dito. Naalala niyo mga kapatid na sabihin ng mga tao na gagamitin natin yung Abraham obeyed my law and keep my statutes sa Old Testament. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng nandun sa Old Testament na mga tao na gumawa ng mga mabuti at kinokomend ng ating Panginoon sa kanilang mabubuting gawa, lagi yung bunga ng kanilang pananampalataya. Hindi tayo commended dahil may ginawa tayong mabuti,
commended yung ating mga kabubutihan dahil gawa ng pananampalataya. Halimbawa, punta tayo ng Hebrews. Hebrews chapter 11. Tingnan natin yung verse 8. Hebrews chapter 11, verse 8. Hebrews chapter 11, verse 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Kita niyo mga kapatid, kung inyong mapapansin, pumaroon siya sa pinangako ng Panginoon na hindi niya alam. Pero tumupad siya, sumunod siya. Abraham, pumunta ka sa lupang aking ipinangako. Tumayo siya. Bumangon, naghanda, at lumakad. Sabi niya, mga alagad, pack up kayo, bukas aalis tayo. Saan tayo pupunta? Doon sa ipinangako ng Diyos. Saan yun? Hindi ko alam, pero pupunta tayo. So, di ba? So, pumunta siya. Hindi niya alam ang pupuntahan, pero sumunod siya, tumupad siya. Dahil sabi ng Panginoon, panawagan ng Panginoon. Isang example yan, yung experience natin kanina umaga. Meron tayong kapatid na ayaw talaga niya magsalita kasi hindi daw siya handa, hindi siya ready. Nagpasakop siya sa Panginoon. Anong nangyari? Binasbasan tayo ng Panginoon. Enjoy tayo, nabusog tayo. Diba? It was an obedience of faith. Hindi niya tinanong si Lord na baka walang heater doon, Lord. Baka walang air condition. May hotel ba doon, Lord? Eh, alam mo na, pagdating namin doon, walang bahay. Actually, si Abraham, wala naman siya talagang bahay niya eh. Lagi siyang palipat-lipat. Tent lang yung bahay niya. Bakit tent? Kasi palipat-lipat siya, hindi naman siya taga roon. Kaya pag sinabing may pananampalataya ni Abraham, yung unang qualification ng mananampalataya, ibig sabihin yan, we are pilgrims of this world. Lilipat tayo at ang biyahe natin ay promised land, doon sa langit na bayan. Pag naisip natin ngayon na permanent resident tayo dito sa sanlibutan, kaya concern na concern tayo sa sarili natin. Ano lang mangyari dito sa sanlibutan? Where could I go but to the Lord? Di ba? Pero pag naisip natin na dito lang tayo sa sanlibutan, concern na to concern talaga tayo. Ito yung mindset natin. Dito kay Abraham, tinuturuan tayo na lipat siya ng lipat kasi hindi siya taga roon. Ang tunay na bayan ni Abraham, hindi yung kung saan siya nabuhay, saan siya nakatira, kung hindi doon sa ipinangako ng Panginoon. Ganun din tayo. Temporary lang itong buhay natin dito sa mundo. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Bigyan ko kayo ng example. Narinig nyo na itong kwento ko na pumunta ako doon sa lugar ng patahan. Ang nangyari kasi noon, hindi naman talaga akong speaker doon. Kaya lang yung in-invite, tinanong kagad yung sponsor ko, may hotel nga daw doon. Dahil para sa kanyang mga anak na hindi sanay sa mga kagat ng lamok o ano. So habang magpipreach siya, doon lang yung mga anak niya sa hotel. Eh walang hotel doon sa Patahan kasi looban yun ng Laguna, sa Louisiana, Laguna. Hindi Louisiana dito sa Amerika, sa Louisiana, Laguna. Looban yun yung pupuntahan yung Patahan. Eh paano magkaka-hotel doon? Ayun, kinausap si Remy ng sponsor, kaibigan niya, kung pwede daw ako. Doon tayo kaya pumunta tayo. At sinama na rin yung sponsorship ng isang kapatid natin dito, si Ate LG, isinama na rin yung musbate. Pero yung sabihin, mayroong mga missionary, hindi ito spiritual gift. Pag nagpili tayo ng lugar kung saan tayo pupunta para maglingkod, hindi ito spiritual gift. Kasi ang hinihingi ng Panginoon is living sacrifice. Pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka doon, Abraham, punta ka na walang question. Kasi Panginoon eh. Pag sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ang dakong ito yung kinatitindigan ay banal, hindi tinanong ni Moses, bakit banal ito? Ay nandito ako araw-araw. Paano naging banal ito? Hinubad niya yung kanyang talampakan, yung kanyang tsinelas o sapatos, kung ano man yun. Hinubad niya. Bakit? Sabi ng Panginoon, banal yun eh. Walang question pag sinabi ng Panginoon. Di ba? Pero pag sinabi natin, ay hindi pwede Lord kasi walang kuryente doon eh. Alam mo naman, walang wifi doon. Hindi ko masignalan yung asawa ko. Hindi ko makontak yung mga anak ko. Iiwanan natin lahat yan pag tinawag tayo ng Panginoon. So hindi siya sinabihin ng Panginoon, oh, sige, huwag ka mag-alala kasi may bahay na naghihintay sa iyo doon. Wala. Ganun lang conversation. Pumunta ka doon sa aking lupang ipinangako at lumakad ka. Yun ang tinutukoy ni James. Na
bunga ng pananampalataya ni Abraham. At ito naman ang sinasabi ni Pablo na sumulat ng Hebrew sa chapter 11. Kita niyo mga kapatid, pupunta naman tayo kay Noah. Si Noah, anong sabi ng Panginoon kay Noah? Noah, magkakaroon ng baha. Gumawa ka ng arka. Anong ginawa ni Noah? Naniwala siya? Hindi. Siyempre, naniniwala siya. Paano natin nalaman na naniwala siya? Kasi gumawa siya. Anong ginawa niya? Arka. So nakita niyo mga kapatid, yung gawain ng pananampalataya, yung mga tao na gumawa ng mabuti sa Old Testament, ginawa nila yon dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi upang iligtas sila. Kita niyo mga kapatid, so lahat ng kanilang gawa ng pananampalataya na babase doon sa pangako ng Panginoon. So works of the law are based on human promise and works of faith are based on God's performance, God's word, God's promise. O, isa sa mga pangyayari na problema ng mga Hudyo kasi hindi rin nila alam. Nung sabi ng Panginoon, Moses, sabihin mo ito sa mga anak ni Israel. anong sagot ng mga Hudyo? Sige Moses, sabihin mo kung anong sabi ng Diyos at lahat ng sabi ng Diyos ay gagawin namin. Chorus na naman sila dun. All that the Lord will say, we will do. Wow. What He says, we will do. Where He sends, we will go. Pero hanggang dito lang naman tayo. Hindi pa tayo nakakapunta kung saan tayo papunta. Anyway, so ngayon, ang magiging tanong, ano talaga ang kaibahan? Na-discuss natin ito ng kaunti kahapon. At maganda na open na natin yon. Ano talaga ang kaibahan ng works of the law and works of faith? Kasi tandaan natin mga kapatid, yung works of the law, na ito yung nag-deceive sa atin, ito yung nagdaya, ito yung nag-lean lang sa atin. So ano ang kaibahan? Diba? Kinakailangan makita natin ito, malaman natin ito, sapagkat ang gawain ng kautusan o pagsunod ng kautusan para maligtas at saka yung gawain ng pananampalataya, titingnan natin mga kapatid ha, magkapareho sila sa labas yung gawain. Ang hindi magkapareho doon ay yung pinagmumulan, yung source, yung performance pareho. Kaya nadideceive tayo dahil doon sa performance. Ang kaibahan doon sa pinagmumulan na hindi natin nalalaman. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, meron dalawang tao pumunta sa araw ng Sabat sa iglesia. Paano mo malaman na ito ay works of faith or works of the law? Anong kaibahan? Merong tao nagpunta ng in-gathering. Merong dalawang preacher nag-evangelize. Diba? Yung isa, works of the law. Yung isa, works of faith. Paano natin alaman? Hindi natin malalaman yun. Kasi pareho lang yung panlabas. Kaya madali tayong ma-confuse doon. So ngayon, ano yung diferensya? Dalawa. Dapat malaman natin ito. Una, na diferensya nito yung origin, yung source. Yung isa, okay, yung isa, effort, sariling effort. Yun ang tinatawag na works of the flesh. Pero hindi siya aware doon. Effort niya, punta tayo doon. Yun ang pinagmumulan, flesh. Ang pangalawa ay yung motive. Yung motive. Bigyan ko kayo ng example dito sa Bible. Yung yung binasa natin kahapon, yung nanalangin na pareseyo. Anong yung dinanong ni Brother Ed? Sino talagang kinakausap niya doon? Siyempre yung sarili niya. So, doon sa panlabas na performance, pareho sila nag-worship. Wala, hindi mo makita ang diferensya doon eh. Pero yung works of the flesh or works of the, not work of the flesh, but works of the law, paano natin malaman? Lagi yung nagkukumpara sa iba at yung nakita nila yung iba na hindi gumagawa ng kagaya ng ginagawa nila, dinidespise nila. Line-level nila. They look down doon sa mga
ibang tao. Tingnan natin yung prayer, no? So, ang sabi ni Jesus dito, Luke chapter 18, verse 10. Dalawang tao, two men, pwede pa basa part? Nabasa natin ito kahapon, bigyan lang natin ng diin uli. Luke chapter 18, verse 10, hanggang 14? Sige. Hindi, hanggang 12 lang muna tayo. 12. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. So anong ginawa ng prayer niya? Binibida niya yung sarili niya sa Panginoon at inuna niya yung mga kasalanan ng iba nung kasama niya doon sa simbahan sa pananalangin doon sa templo. Ngayon mga kapatid, nung panahon, yung Pharisee sa atin hindi maganda pakinggan na kasi sa mga nakita natin dito sa Bible. Pero nung panahon nila, sila yung law keeper na talagang blameless sila kagaya ni Pablo. Si Nicodemus, yung mga ang tawag natin diyan Holy Jews, they were zealous about the law. So hindi mo sila makikita ng kapansanan doon. Anong yung fault, yung kamalian. Sila yung mga gurus nung panahon. So anong ginawa ng guru na ito? Sa atin negative na kagad tayo pero nung time na ito, sila yung pinaka mataas yung respeto ng mga tao. So kinumpare niya yung sarili niya doon sa isa sa tax collector. Sa nung panahon ng tax collector, talagang sila yung mga mandaraya. Malalaman naman natin yan sa kwento ni Zacchaeus. Diba? Tingnan mo si Zacchaeus. Nung na-convert siya, nung sabi ng Panginoon na, I go to your house, salvation, come to your house today. Anong ginawa ni Zacchaeus? Halimbawa, nagdaya siya. Tapos meron siyang piso. 50, dinaya niya ng 50, may piso na siya. Pero yung ibabalik niya ay 4 times. Ano pa matitira sa kanya? Siyempre, wala na. Kasi hindi na siya concerned kung may matitira sa kanya. Sa inyo na ito lahat. Kasi nandito na si Jesus sa akin. And if I have Jesus Christ, I have everything. So yun yung bunga, yun yung turning point. Yung kanyang conversion. Mali pala yung ginawa ko noon. So ano yung repentance niya doon? Repentance from the works of faith? From the works of the flesh? Or works of the law? Siyempre, works of the flesh. Kaya sabi ng Panginoon, minabuti ko pa kung kayo ay malamig o mainit kasi may solusyon doon. Pero dito sa malahinga, iba ang gagawin ko. Pag-aaralan natin yan kung anong gagawin ng Panginoon na solusyon niya para magising tayo sa ating spiritual condition na malahininga. So, pag sinabi ng tumayo, common ito sa kanila mga kapatid nung panahon na sila ay nagpe-pray. Yung idea na nakaluhod, yun ay mga sa panahon lang na mga humihingi sila ng tulong sa Panginoon, may mga problema sila, dun ang luhod. Pero most of the time, ang prayer nila ay tayo. This time, nakatayo itong taong ito, yung Pariseyong ito, at kinakausap niya yung sarili niya, ibibida niya sa Panginoon na i-despise niya yung isa kasi hindi ginagawa yung kanyang gawain. So nakuha niyo mga kapatid, God, he was talking about himself. God, I thank you that I am not like the other man. So bagay, hindi naman ito yung prayer natin . Pero paano natin tratuhin yung mga hindi natin kasama sa denomination natin? Yung sa tingin natin may mga mali yung doktrina. Sabihin natin kahit Lord kayo ng Lord, at least sinasabi ko to sa sarili ko, ewan ko kayo sa inyo. Na nagpe-preach ako noon, kahit Lord kayo ng Lord, hindi kayo sumisimba ng Sabado, wala pa rin kayo. Wow! Yan ang works of the law. Victim, at least victim ako. Ewan ko lang kung victim kayo. Pero dito kay Lord, sabi niya, as a church, kung talaga tayo iisa at naniniwala tayo, victim tayo lahat ng works of the law. So, ngayon, ito yung tanong mga kapatid.
Mali ba mag ano nga yung fasting sa Tagalog? Puasa? Ayuno. Ayuno. Oh, mali ba mag ayuno? Lalo na pag dalawang beses isang linggo? Kasalanan 'yon o hindi? Siyempre hindi. Maganda ba 'yon? Mabuti ba 'yon? Siyempre oo. Walang mali doon sa pag-aayuno, wala doon mali sa ginagawang mabuti. Yung pagbigay ng ikapo, mali hindi? Siyempre tama. At pag ginawa natin 'yan, re-report natin lahat ng mga ginagawa natin na tama sang-ayon sa Biblia. Kung tayo ay maliliit pa, ang nasa credit roll, kukoronahan talaga tayo ng mga Sabbath school teachers natin. 'Di ba? Kung sino makaperform ng marami members, bibigyan ka ng corona at ikaw yung una-unang tatawagin doon sa 13th Sabbath program. So mga kapatid, tandaan natin, yung works, mabubuting gawa, hindi yun masama. Yun ay mabuti. Mag-ayuno ka, magbigay ng ikapo, lahat yun puro mabuti. Ang tanong dito, ginawa ba niya yun dahil bunga ng pananampalataya o bunga ng kanyang paggawa sa kautusan? Itong sa parable ni Jesus. Siyempre, gawa ng kautusan. Di ba? So, ano yung mali doon sa trabaho na yun? Una, he made himself feel good about himself. Hi! Kita mo yung feeling na feeling good dahil ito yung ginawa mo? So yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. He was talking to himself. He is telling God, Lord, tingnan mo ako, Lord, kung gaano ako kabait. Ngayon may utang ka sa akin. Alam mo yung pagbalikbayang ka tapos akala nila dahil galing kang Amerika kagaya ni Brother Epi, maraming pera. Tapos hindi ka nakita, i-message ka ng barkada mo. Epi, may utang ka sa akin ha, pagbalik mo dito. Bakit? Kasi pinakain kita ng maruya eh. Hindi mo ako binigyan ng relo o pabango. So mga example lang ito mga kapatid. So ang sasabihin ni Kristo pagdating sa judgment, yung binasa natin kahapon ni Sir Levy, maraming tataw magsasabi sa akin, Lord, Lord, hindi ba ginawa namin ito? Nag-preach kami ng gospel. Marami kami napabaptized. Marami kami pinalabas na demonyo sa inyong pangalan at mga nagmilagro kami. Anong sasabihin ni Jesus? Lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng katampalasanan. Bakit katampalasanan? Yung word doon ay iniquity. Kahit mabuti yung ginagawa natin, ang driving force, ang source noon is self na nagkaroon ng utang ang Diyos. So sasabihin niya, depart from me, I know you not. Depart from me, you that do iniquity. So sa Hebrew mga kapatid, yung evildoer or katampalasanan, yun ay iniquity. Self-exaltation, bent to self. So sa mga Hudyo, ang ibig sabihin nun, naintindihan nila yun eh. So namumuhay sila sa kanilang sarili, hindi sa pananampalataya. Kasi ang ibig sabihin ng iniquity is bent to self. So yung gawain ng kautusan, lagi yung kasama yung self-glory. Kita mo, meron tayong kanta na napakaganda about the second coming. Pero ano ang emphasis doon sa kanta? Glory for 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 glory for. Puro yung glory for who? For me. Glory for me. May sasagot, glory for me. Glory for me. Glory for me. Glory for me, glory for me, glory for me, glory for me. Well, maganda yung message doon, pero yung glory pupunta sa akin. So sabihin natin, hindi naman yung glory na ako kasi tama yon. Pero yung emphasis ng glory for me na paulit-ulit, kagaya ng mga praise and worship song ngayon, hindi naman yun, wala, yung mga lyrics magaganda, pero yung dating, yung appeal, yung arrival ng music ay nag-a-appeal lang sa emotion. Hanggang wala ng reasoning sa pag-worship sa Panginoon. Siguro may mga time na pag-aaralan natin yan mga kapatid. So yung source nun talaga is flesh. Now ang tanong, makakagawa ba ng mabuti ang laman? Yung totoong mabuti? Hindi, kasi kumukopya lang yan. It cannot do genuine work.
Can it perform good? Yes, it can, it will, it can perform good. Kaya lang hahanap yan ng puri. Part, maganda ba yung performance ko? Maganda ba yung pagkakanta ko? Maganda ba yung pagkasermon ko? Malinis ba yung pagkalinis ko ng simbahan? Maganda pa yung pagka-decorate ko ng simbahan? Ayos ba yung pagkatulong ko doon sa mga estudyante na nangangailangan ng tuition? Naghihingi tayo ng evaluate, pero yung evaluation na yun, naghihingi tayo ng puri. So mga kapatid, walang masama sa paggawa ng mabuti. Ang ayaw ng Panginoon, yung source ng paggawa nun, yun ang kinokondem niya. Di ka? So tandaan natin mga kapatid, ang problema is the source. So titingnan natin yung prayer ng Pharisee. Ilang beses niya tinawag yung sarili niya, I fast twice a week. I give my tithes. I am not like this man. Kita niyo mga kapatid? So it is a confession that all I possess doesn't belong to me, but belong to God. Masakit yun mga kapatid. Pag walang I, yung not I, but Christ. Diba? So yun mga kapatid, ang nagiging problema. Ngayon, punta tayo sa Philippians chapter 3. Binasa na natin ito ngayon, noon at mga nakaraang gabi, babasahin ulit natin. Philippians chapter 3. Gusto kong titingnan niyo kung paano tinatabi, tinatanggal ni Pablo at pinapahiwalay sa kanya sarili yung works of the law. Okay? Alam, titingnan natin si Pablo ay pariseo. Okay? So titingnan natin kung anong attitude ng works of faith. Philippians chapter 3 verse 3. Anong sinasabi dito? Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkatiwala sa laman. Kita nyo? Nagsasamba sa Espiritu, nagpupuri sa Panginoong Jesus at walang pagtitiwala sa laman. Ibig sabihin nun, walang tiwala sa sarili. No confidence in the flesh. So dati, meron siyang confidence in the flesh. Pero ngayon, nung nakilala niya na yung righteousness ni Jesus Christ, ano nang sabi niya sa verse 9 part? Verse 9. Ah. At ako'y masumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili na makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Oh, titingnan niyo dito mga kapatid, dalawa ang katwiran dito. Isang katwiran na nagbubuhat doon sa kautusan. Walang problema sa kautusan eh. Ang problema dito sa sarili, sinunod ko yung utos. Tanda natin mga kapatid, ang kautusan walang problema. Ang problema talaga nasa atin. Ngayon, pag sinunod natin yung utos, hiwalay sa Panginoon, yan tinatawag na works of the law. Or legalism. Or salvation by works. So dalawa dito. Ngayon sabi niya, gusto ko na ako ay matagpuan, makita, hindi sa aking sariling katwiran na nagmumula sa gawa ng kautusan. Works of the law. Kung hindi, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na ang katwiran ito ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kita natin mga kapatid. Verse 10 part. Verse 10. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Wow! Upang makilala ko siya, hindi lang si Kristo, kasama yung kanyang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Lagi natin nagagamit ito kasi pagturo natin, nababasa natin, pero pag binigyan mo ng diin yung anong nandoon sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Pag meron tayong mga mahal sa buhay, ngayon may mga COVID, namatay, napakasakit yan mga kapatid. Paano kaya kung buhayan ng Panginoon? Kaya may nagtanong sa akin, sana buhayan na lang muna ng Panginoon yung aking mahal sa buhay na namatay. Pag binuhay ng Panginoon, matatakot ka kasi paniwala natin, walang patay na nabubuhay, mabubuhay sila sa second coming pa. Kaya hintayin na lang talaga natin yung sinabi ng Panginoon
nabubuhayin niya yon. Kasi pag binuhay niya ngayon, unfair yun sa ibang tao at matatakot, hey, patay na yun, tapos nabuhay. So, naging immortality of the soul na yon. So, sabi niya, gusto kong makilala ang Panginoong Jesus at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Anong ibig sabihin ng pagkabuhay na mag-uli? Patay na yung kasalanan. Patay na yung kamatayan. Yun ang kapangyarihan ng kanyang lahat ng kasalanan ng buong mundo iniatang kay Kristo doon sa cross at sa kanyang kamatayan, pinatay yung kamatayan, inilibing kasama ni Kristo. Lahat ng bigat ng kasalanan ng buong mundo, hindi kayang pigilan si Kristo doon sa libingan. Pinanagumpayan niya yun. Yun ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. At hindi natatapos doon. Ang pagkikisama sa kanyang pag... Ano yung suffering part? Pagtitiis. Paghihirap. At ako ay... Ha? Paghihirap. Paghihirap, oo. At ako ay maging katulad sa kanyang kamatayan. Ito yung works of faith. Laging patay si ako at buhay si Kristo. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, I want Christ to live in me now that I accepted Him as my righteousness. Hindi na ako, kundi si Kristo na. Ngayon, titingnan natin. Isa pang verse ang pupuntahan natin. 1 Corinthians, iba ang terminology ni Pablo dito, pero yun na din ang ibig sabihin. 1 Corinthians chapter 15, umpisa tayo sa verse 9 at papunta tayo ng verse 10. Verses 9 and 10. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tagawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Hmm. Datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan pagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos ang suma sa akin. Tinan niyo itong verse 10. Sabi niya, ako ay labis na nagpagal kaysa kanila. Sino yung kanila? Yung 11 disciples. Sabi niya, mas labis pa yung ginawa ko sa kanila. Parang maangyabang naman itong Pablo na to. Pero hindi siya natatapos doon. Sabi niya, ngunit hindi ako, kung hindi yung biyaya. Kita niyo? Yung biyaya ng Diyos na nasa akin. Wow! Nakita natin ito, mga kapatid. Sabi ni Pablo, ako ay nagpagal masigit pa sa kanila. Yung mga apostles. Pero hindi ako kung hindi yung biyaya ng Diyos. Diba? Not I, but the grace of God. Not I, but Christ. It was not I who was doing the work. It was God doing it in me. God worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Instrumento lang tayo, no? So yung mga speakers, nagse-seminar tayo, walang magaling dito. Ang magaling dito, ang masarap dito, ang matamis dito, ang maganda dito, yung mensahe ng katwiran ng matchless charm and righteousness of God in Jesus Christ. So ngayon, yung una yung source. Pangalawa, yung motivation. Okay? Una yung source. Pangalawa, yung motivation. Anong motivation natin? Nabanggit na natin ito noon. Sa unang tanggap natin ng Panginoon, ay tinanggap natin siya para either takot tayo sa barbecue, babarbecue tayo ng Diyos, or kailangan magkaroon tayo ng reward pag gumawa tayo ng mabuti. So fear, tatlong motivation ito. Fear of punishment, ayaw nating mabarbecue sa dagat-dagatang apoy, or tumanggap tayo ng reward at makapunta tayo sa langit, lalakad tayo sa streets of gold, and then I will wear a crown in my Father's house. Kaya meron tayong kanta sa Bisaya, doon na ba ibito unsa? Meron na tayong corona at gusto pa nating lagyan ng bituin yung corona yun. Isa lang ang kukoronahan tayo ni Kristo tapos tatanggalin natin yun. Lord, hindi ako bagay nito, kayo ang hari. Sabi ni Kristo, ako ang hari ng mga hari, kayo ang aking mga hari. Luluhod na naman tayo. Totoo yun na merong ganun, pero hindi yun ang motivation natin. Okay. So number one, fear of punishment or because of reward or I want to go to heaven. Pangatlo,
gusto natin yung glory for me. Kasi pagdating doon sa langit, part, oh, Brother Noel, Brother Saldi, kita nyo naman ha, mas magaling ako doon sa inyo. Meron ang istorya niyan, pero hindi ko na i-istorya kasi saka na lang pagdating ng hangout. Paalala nyo sa akin, na depende yung ginawa natin dito sa mundo, yun ang iriregalo ng Panginoon doon sa langit. Kung ikaw ay gumawa lang ng ganito, scooter lang ang ibibigay sa'yo ni Lord doon sa langit. Pero pag ikaw ay gumawa ng ganito, Mercedes-Benz ang ibibigay ni Lord doon sa langit. Saka na lang yan. So dito makikita natin mga kapatid, na works of the law always motivated by self. Either for fear of punishment. Kita mo tong Matthew 7:22. Lord, I have done all this. I deserve heaven. May utang ka sa akin na kaligtasan. So the desire of the world or self-glory. Diba? So, meron pa tayong nabanggit na natin ito. Yung Matthew chapter 23. Diba? Matthew 23. Tingnan nga natin part yung Matthew chapter 23 verse 5. Pero palagay ko nabasa na natin ito kahapon eh. Yung ang gawain Matthew ng mga presidyo. Oh, sige, go ahead. Matthew 23 verse 5. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao sapagkat nagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Kita mo? Ano ang goal nila sa mga gawain nila? Para makita ng tao. Ituloy na natin to kasi medyo mahaba-aba na. Verses 26 to 28 part. Verse 26 to 28. Ikaw, bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng saro ng tinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinuputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ng ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumaldumal. Gayon din naman kayo sa labas na nagkaanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng mapagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Kita nyo? Punong-puno ng pagpapaimbabaw at katampalasanan. Anong tawag ni Kristo dito sa mga Pariseyong ito? Blind, bulag. Yung Laodicea, bulag tayo o hindi? Sabi ni Kristo, bulag tayo. Alam natin yon? Hindi. Hindi natin alam yon. So kita nyo mga kapatid, ang problema talaga natin mga kapatid, tayong mga tao na biktima ng kasalanan, ng mandaraya na kasalanan, lagi tayong nakatingin sa panlabas ng mga action sa mga ginagawa ng tao. Pero ang Panginoon ay tumitingin sa motibo ng tao, bakit natin ginagawa. Hindi ano yung ating, tayo sa tao ang focus natin, ano yung ginagawa niya. Pero sa Panginoon, bakit niya ginagawa? Diba? So yun ang problema doon. Sabi ng mga believers, Lord, ako hindi ako nagpatay, hindi ako nangangalunya. Sabi ni Kristo, sandali lang. Alam mo ba na pag tumingin ka sa babaeng sexy, nung nasa college ako, sa inyo naman nakakilala kay Pastor Fadre, yung mga may experience na sa inyo. Kilala niyo si Pastor Nocotades Fadre. Ay nakatira ako sa Manila noon sa Project 6. Meron kami bahay doon sa Project 6. Pagsakay ko, siyempre, pupunta ng PUC, nagkunyari na naman ako ng testimony, nag-usap ako, yung usapan lang sa grupo namin nila Pastor Fadre, yung sa Ministerial Association. Sabi ko, Pastor, ano ito yung halimbawa, nakita mo yung babae, sexy, tapos nakita mo, napaka-exy talaga ng damit niya. Tapos sabihin mo, oh Lord, ang ganda naman ng inyong linalang. So hindi ka mag-isip ng masama. Sabihin mo talagang, Lord, ikaw naglalang nito, ang ganda. Praise the Lord. Alam mo, sabi ni Pastor Fadre sa akin, Epi, sa totoo lang ha, huwag kang mang sinungaling dito. Yun ba talaga ang sinabi mo? So nakita niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, sandali lang, makita mo lang yung babae at nag-isipan mo na, guilty ka na. Nagkaroon ka lang ng galit sa kapwa mo, hindi mo pinatay dahil ayaw mong mahuli ng polis at may kulong eh. Pero sa puso mo, guilty ka na ng pagpatay.
So tayo mga kapatid, tumitingin sa gawain, ang Panginoon tumitingin sa puso. So ito ang isang example ko ng sa motive, Matthew chapter 23. Doon tayo sa Old Testament part, pakibasa nga ng Proverbs 16 verse 2. Proverbs 16 verse 2. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Wow. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Diwa, yung motibo, yung espiritu sa loob. Tayo, malinis tayo sa ating mga mata. Pero ang Panginoon tumitingin sa loob, mga kapatid. Okay. Ngayon, medyo matagal-tagal na yung pag-aaral natin. Titingnan na lang muna natin itong yung allegory na ginamit ni Pablo sa Galatians chapter 4. Siguro alam niyo naman yung istorya, di ba? Na ginamit ni Pablo yung Mount Sinai tsaka Mount Calvary. Galatians chapter 4. Pabasa nga part ng Galatians chapter 4 verse 21. Galatians 4 verse 21. Galatians chapter 4 verse 21. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipanasang mapasailalim ng kautusan, hindi ba ganinyo naririnig ang kautusan? Oh, tapos tuloy mo nga hanggang 20 hanggang 24. Gayunman, ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamagitan ng pangako. Ang mga bagay nito ay may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito ay si Agar. So mga kapatid, sino nag-produce kay Ismael? Nung pinangako Abraham. Abraham. His own. Pinangakoan siya ng Panginoon na siya magiging tatay. Ay may edad na sila. Tapos naghintay pa siya 10 years na. Wala pang nangyayari. Sabi ni Sarah, puntahan mo na lang yung aking alipin doon. So nakaanak siya doon kay Hagar. At prinesent niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi yan. So yun ang tinutukoy ng Panginoon pagdating doon sa Mount Sinai. Walang problema sa Mount Sinai kasi yung holy mountain ni Lord yun eh. Pero doon sa experience ng Sinai, na sinabi ng Panginoon, sabihin mo sa aking mga tao, Moises, na ito. Sabi ng mga tao, sige Moises, sabihin mo anong sabi ni Lord, susundin namin. Yun ang problema doon sa experience ng Sinai, hindi mismo sa Sinai. Ngayon, sino nag-produce kay Isaac? 99 years old. His promise, God's promise. Oh, siyempre yung pangako ng Panginoon, tinupad niya. Paano niya tinupad yung pangako niya? Doon sa panahon na wala nang pwedeng gawin yung tao. Kasi lampas na si Sarai sa kanyang childbearing age. Nakuha niyo mga kapatid? So imposible na talaga sa kanya. Hinintay ng Panginoon ang mga imposible para doon niya ma-execute ang kanyang milagro. Hinintay ng Panginoon na hinahabol ng mga Egyptian yung mga Israelites bago niya buksan yung Red Sea para makita nilang milagro eh. Kasi kung bukas na yung dati, tatawid na lang sila, sasabihin nila nako, mabuti na lang nakatawid kami dito sa Red Sea. Ibibigay na naman yung puri sa sarili. So kita niyo mga kapatid, kaya yung doon sa bundok ng Sinai, tinatawag na Old Covenant, hindi doon sa Sinai mismo, kung hindi yung experience ng kanyang mga tao doon sa Sinai. Inihinad tulad dito kay Hagar. Nagawain ng laman. Diba? So yun ang sabi ng mga tao, whatever we do, whatever God will says, we will do. So pagdating doon sa Panginoon, sa bundok ng Kalbaryo, sa bundok ng Jerusalem, yun ang pangako ng Panginoon. Yun ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa pandaraya ng kasalanan. Dahil itong kasalanan sabihin, sige huwag kang gumawa ng masama, gumawa ka ng mabuti. Pero singilin mo ang Diyos na may utang siya sa iyong kaligtasan. So mga kapatid, pagdating doon kay Isaac, ito ay bunga ng pangako ng Diyos
sa panahong hindi kayang gawin ng tao. Kita niyo mga kapatid? So, ngayon, dahil wala na tayong time, ibigyan ko na lang kayo ng galing sa vitamins natin, Spirit of Prophecy, Steps to Christ. Steps to Christ, page 44 and 45. Ang sabi dito, there are those who profess to serve God while they rely upon their own efforts to obey His law, to perform right character and secure salvation. Steps to Christ, 44 and 45. They profess to serve God while they rely on their own efforts to obey His law, to form a right character. Kaya ngayon, ewan ko, marami na yata dyan sa Pilipinas yung tinatawag na hindi LGBT, LGT lang. Last generation theology. Kailangan maging sinless tayo bago dumating ang Panginoon. Ngayon, pag may pumunta dyan, mga kapatid, kailangan maging sinless tayo. Ako nga, naging sinless na ng 2 weeks. Itanong nyo doon sa asawa kung totoo yun. Sa asawa ang tanongin nyo, hindi siya. Kasi iba yung sarili niyang evaluation, iba yung evaluation ng asawa. Ngayon, pag duda kayo sa asawa, doon sa manugang nyo itatanong. Ah, hindi. Sa biyanan. Doon natin itatanong. So mga kapatid, tingnan natin. Ha? Titingnan natin. Their motive is to secure salvation. So they do it. Their hearts are motivated. At isa pa dito. Their hearts are not motivated or moved by the deep sense of the love of Christ, but they seek to perform the duties of the Christian life as which God requires of them in order to gain heaven. So tingnan natin mga kapatid, this is the work of the law. Self-religion is worth nothing. Last statement na ito at matatapos na tayo. The birth of the son of Zacharias like the birth of a child of Abraham and that of Mary was to teach a great spiritual truth, a truth that we are slow to learn and ready to forget. Kita niyo mga kapatid? So pagkatapos natin natutunan yung mga Israelites, nakita, wow! Niligtas tayo ng Panginoon nung pagka-cross nila sa Red Sea. Pinuri na lang Panginoon at naniwala sila kay Moses. Di ba na pag-aralan natin yan sa Blue Throne? So we are what? We are slow to learn and ready to forget. In and of ourselves, we are incapable of doing any good thing. Spirit of prophecy ito, ha? So, both before conversion and after conversion, in and of ourselves, we cannot do anything except the Holy Spirit that dwells in us. Last statement, tapos mag-pray na tayo. Meron pa dito, pero mamaya na lang. Desire of ages. Page 98, but that which we cannot do will be wrought by the power of God in every submissive and believing soul. It was through the faith that a child of promise was given. It is through faith that the spiritual life is begotten, and we are able to do the works of righteousness. How? Through the faith. So please notice, na it is only through faith that we can produce righteousness. Whose righteousness? The righteousness of Christ. Whose faith? The faith of Christ. Channel lang talaga tayo mga kapatid. Ibig sabihin ito, both justification and sanctification, galing ito sa pananampalataya ni Kristo at naihahayag sa ating response, sa ating tugon ng pananampalataya din natin. Di ba? Oh, meron pa dito isa. Colossians. Christ object lesson, COL 159. All our good works are dependent on the power outside of ourselves. So lahat ng mabubuting gawa natin, nakadepende yon ng kapangyarihan sa labas ng sarili. Because in and of ourselves, there's nothing that dwelleth good. All our good works are dependent on the power outside of ourselves. Not part of our good works, but all of our good works. Hindi yung iba sa akin, yung iba sa Diyos. All our good works. Kita niyo mga kapatid, of ourselves, we can do nothing good. Last. Lagi na lang akong last, tapos magpipray tayo.
all that men can do without Christ is polluted with selfishness and sin. Selected Messages, Volume 1, 364. Selected Messages, Volume 1, 364. All that man can do without Christ is polluted with selfishness and sin. But that which is wrought through faith is acceptable to God. Yun lang. So, ibig sabihin, righteousness by faith, yung bunga nun, yun lang ang pwedeng ibigay ng Panginoon. Yun lang ang pwedeng tanggapin ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, tayo, napasok na talaga tayo ng maling doktrina dito sa pinakapuno na doktrina na dapat malaman natin. Kasi tayo as mga church, meron tayong mga bagong theologian, pinadala natin doon sa ibang mga schools, evangelical schools, evangelical gospel. So na-contaminate na yung preaching natin. Na laging akala natin yung mga evangelicals ay righteousness by faith. Kasama tayo doon, right? Kasama sila doon yung righteousness by works. Kasi justification ang sanctification. Justification is by faith, pero pagdating sa sanctification, kasama na din tayo doon. So yun ang nagka-problema sa Palmdale meeting nung panahon. Kaya ang sabi ni nung president natin noon, si Neil Wilson, sabi niya, both sa Review and Herald, sabi niya both justification and sanctification is only by faith. Pero sabi ng mga bagong theologian na mga nag-graduate sa evangelical church natin, evangelical schools, sabi hindi. Dapat yung justification, eh Lord, pero yung sanctification, hindi lang yung faith alone. So doon na nagka-problema hanggang ngayon. So ang ending mga kapatid, the formula of the gospel, para mamunga ito ng righteousness ni Jesus Christ by faith, is always not I, but Christ. He must increase and I must decrease. Self has to be crucified and it only belongs to the cross of Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, dahil hindi nyo alam, dahil sinabi nyo na kayo ay mayaman at maraming kompleto na kayo sa gamit, wala kayong kinakailangan. Ito yung problema nyo. Hindi nyo alam na kayo ay miserable, kawawa, bulubi, bulag at hubad. So ano ang solution nito? Bukas pag-aaralan natin 'yan sa verse 18. Ngayon diniskas lang natin na tayo ay nadaya. Paano tayo nadaya? Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you for revealing to us that it is our sinful nature, the sin that dwells in us that deceive us, telling us to na mag-perform yung sarili at sa magitan ng aming gawain na hindi namin alam ito galing sa laman ay karumal-dumal pa rin sa inyong harapan. Kaya salamat Panginoon na inyong inihayag sa gabing ito ang tunay na mensahe kung bakit kami nadaya, sapagkat meron kaming sariling evaluation namin. Tulungan kami Panginoon na sumuko sa tunay na evaluation ng true witness na si Jesus Christ. Tulungan kayo Panginoon na aming tanggapin ang katotohanan na sa aming mga sarili, hindi yung aming kapitbahay o kung mga sino man, kung hindi sa aming mismong sarili, walang mabuting nananahan mula puyo hanggang talampakan. At ang taming pag-asa lamang namin Panginoon ay ang katwiran ng aming Panginoon Jesus na nagmumula sa inyong pagmamahal, inyong agape. Tulungan kayo Panginoon na mamuhay sa pananampalataya, magbigay at maglaan ng oras, humukay ng malalim hanggang aming matagpuan ang bato ng aming kaligtasan, at ang batong ito ay si Panginoong Hesus. Salamat Panginoon sa pagdinig sa iyong panalangin. Salamat sa pagpaalam sa amin na kami ay bulag, kawawa, miserable, pulubi at hubad. Tulungan kami Panginoon na makinig sa aming pagpatuloy na pag-aaral, pakinggan namin ang inyong payo. Lahat ng papuri, pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hey, mga kapatid. Ngayon makakahinga na si Brother.